Sabi ng karamihan, ang basketball ay laro ng mga matatangkad. Sino ba naman ang tatanggi dito dahil halata namang ang mas mataas na height ay isang malaking bentahe sa paglalaro ng basketball. Patunay na rin ang manlalarong nagdomina sa nakaraang dekada ng PBA na si Junmar Fajardo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ang tangkad ay nagiging susi sa matagumpay na karera sa PBA. Marami na tayong nakitang manlalarong hindi naman nagkulang sa height, pero pagdating sa loob ng court, eh yun, nga nga. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang nananatiling pinakamatangkad na manlalarong naglaro sa PBA, kilatisin natin kung nagamit ba niya ang kanyang taas upang gumawa ng pangalan sa ating liga. O isa na naman ba ito sa mga big man na masasabi nating height lang ang puhunan at wala nang iba pa? Magandang araw sa inyo mga sir. Ako nga pala si Chad. Tara at pag-usapan natin ang naging karera ng nag-iisang gentle giant ng Hinebra na si EJ File. Sa tangkad nga niyang 7 feet at 1 inch, siya na nga ang pinakapatangkad na naglaro sa PBA hanggang ngayon. Pero ang malaking katanungan nga ay nagamit ba niya ito gaya ng pinapakita ni Fajardo ngayon? Simulan nating pag-usapan ang kanyang collegiate basketball stint. Sa UAAP nga, unang naglaro si File para sa UST Growling Tigers noong 1990. Tumagal siya dito ng isang season bago tuluyang lumipat sa Adamson Soaring Falcons noong 1991. Dito pa lang angat na si File sa hype kung ikukumpara sa kanyang mga teammates. At sa tulong na nga rin ng bentayang binibigay niya sa kanyang koponan, hindi lang sa rebounding at depensa, kundi pati rin sa offensive inside presence, nadala niya ang Falcons sa finals noong 1992. Ang kaso nga lang ay natalo sila sa FAU. Sa kolehiyo rin, ilang beses niyang nirepresenta ang Pilipinas sa international competitions. Pagkatapos niya sa kolehiyo, kagad siyang pumasok sa PBA draft noong 1995. At dahil nga siya ang pinakapatangkad sa draft class na yan, marami siyempre ang nagka-interes sa kanya. At gaya nga ng inaasahan, nakakuha kagad siya bilang second pick ng Barangay Hinebra. Dito sa Hinebra, dalawang seasons ang nilaro niya. Sa unang taon niya dito, decente naman ang pinakita niya. 7.5 points, 5.1 rebounds, at 1.4 blocks sa loob ng 24 minutes. Okay naman, di ba? Okay yan para sa rookie, kung hindi sana siya 7-1. Bilang pinakamatangkad na player sa loob ng court, ang 5.1 rebounds ay hindi sapat yan. Di ba? Kahit na ganito, binigyan pa ng isa pang taon ng Hinebra si File. At nang mas bumaba pa ang averages nito sa 6.8 points at 4.7 rebounds, yun na nga nagtulak sa kanilang pakawalan ng tuluyan nito. Matapos nga ang dalawang taon sa Hinebra, marami ang nakapansin na malambot maglaro si File sa ilalim. At bukod sa mabagal na, madali pa raw mapagod. Well, naiintindihan ko yan dahil sa taas niyang 7-1, eh mahihirapan ka talagang sumabay sa takbuhan. At natural, madali kang hahapuin. Patunay nga ang average playing time niya na hindi lumalagpas sa 25 minutes. Pagkatapos nga sa Hinebra, sa Pure Foods naman siya napadpad. At doon, mas nakita ng fans ang patuloy na pagbaba ng kalidad ng basketball na ipinapakita ni File. Bumaba hanggang 2.5 points at 3.7 rebounds ang naging averages niya noong 1999 season. Kaya matapos ang 5 taon sa Pure Foods, pinakawalan na nila ito at napunta siya sa Alaska. Sa bawat taon ngang dumarating, maraming nag-aabang na PBA fans na matutunan niyang gamitin ang kanyang height sa kanyang bentahe. Maraming umasa na baka sa pagpasok niya sa bagong koponan, eh doon niya mahanap ang tunay na laro niya ng basketball. Pero sa 12 taon niya sa PBA, hindi iyon nangyari. Sa bawat taon, paulit-ulit ang pinapakita sa ating laro ni File. Sa Alaska nga, kahit na mas nagamit siya dito, hindi pa rin iyon naging sapat para bigyang hustisya ang pinagkaloob na height sa kanya. Matapos nga sa Alaska, ay nalipat naman siya sa Red Bull. At noong 2007, dito na nga niya napagpasyahang magretiro para sa Wellcoat Dragons. Nagtapos ang kanyang karera nang nakapaglaro ng 406 games at nagtala ng averages na 4.8 points at 4.7 rebounds sa loob ng 18 minutes na playing time kada laro. Ano sa tingin niyo mga sir? Bust nga ba si File para sa isang 7-1 na manlalaro? Komento niyo yan sa baba. Ilan pang naging highlight ng karera ni Gentle Giant ay ang pagkakabilang niya sa Philippine Centennial Team noong 1998. Doon nga nakuha ng Pilipinas ang bronze medal sa Bangkok Asian Games. Gamit na gamit talaga ng national team ang height ni File noon. Dahil matapos ang 4 na taon, napasama muli siya sa RP National Team noong 2002. Ang kaso nga lang ay hindi siya napabilang sa final roster ng team na naglaro sa Asian Games ng taong yan. Kahit nga matagal nang retirado si File sa paglalaro ng basketball, madalas pa rin nating marinig ang kanyang pangalan sa konteksto ng PBA. Yan ay dahil maraming PBA fans ang nagkukumpara sa kanya sa ngayong sentro din ng Barangay Hinebra na si Greg Slaughter. Gaya kasi ni File, 7-footer din itong si Greg Zilla. Mas matangkad nga lang si File ng 1 pulgada. Hindi ko rin naman masisisi ang ibang PBA fans sa pagkukumpara sa kanila. Dahil hindi naman natin makakaila
na pareho silang hindi kabilisan at kataasang tumalon. Pareho rin hindi hasa ang post skills nila na nagiging hadlang para mas madomina nila ang liga. Pero sa kabila ng mga pagkakatulad na ito, di hamak na mas may laro naman si Slaughter kay File. At kaya yan patunayan ang stats ng dalawang manlalarong ito. Nabanggit na nga natin kanina ang career averages ni EJ na 4.8 points at 4.7 rebounds. Walang-wala yan sa 16 points at 10.6 rebounds ni Greg. Totoo namang maraming pwedeng impintas kay Slaughter, lalong-lalo na kapag nakukumpara kay Junmar. Dahil ibang level naman kasi talaga si Fajardo. Pero para ikumpara si Slaughter kay File, eh hindi yon patas para sa kanya. Dahil wala namang question na mas magaling at mas productive naman talaga si Slaughter kung ikukumpara sa dating gentle giant ng Hinebra na si EJ File. Yun lamang para sa maikling kwento ng karera ni File sa PBA. Ikaw sir, naaalala mo pa ba ang stint ni File sa ating pambansang liga? Ikomento lamang yan sa baba at babasahin natin lahat yan. Huwag din kalimutan magkomento kung may suggestion kayo para sa susunod nating paksa. Maraming salamat. This is Shad TV. Hanggang sa muli mga ma'am at mga sir.